Narito tayo ngayon sa Urdaneta City kung saan kakatapos lamang ng isang mahabang araw para kina Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Soto III. Dito sa Urdaneta City Cultural Center, ngayong ika-25 ng Abril, isinagawa ni Lacson at Soto ang ikalawa at huling kanilang town meeting na nakipag-usap sila sa mga residente. Bagaman walang aliwan, ang kanilang kampanya ay siksik ng kanilang mga plataforma. Sinimulan ni Lacson at Soto ang kanilang tinaguriang Central Luzon Tour sa Tarlac. Pambungad ng kanilang kampanya ang pagbisita sa simbahan. Sa Tarlac City, nakipagkita sila kay Bishop Enrique Macaraeg at nagdasal sa San Sebastian Cathedral. Pagkatapos ng pananalangin, sumabak na sila. Sinalubong ng mga Tarlakenyo ang mga kandidato, sabig nilang mapakinggan sa Tarlac State University. Ang kanilang mga karatula, talas at karanasan ng dalawang kandidato ang ibinida. Unang nagsalita si Senator Soto na nangakong di nila sasayangin ang boto ng mga mamamayan dahil sa kanilang karanasan. Sabi ko nga, dialogue ang gusto namin. Ayaw namin ng mga rally-rally pagkatapos hindi mo naman ibibigay ang solusyon sa mga mamamayan natin. Sumunod si Lacson na detalyadong ipinaliwanag ang kahalagahan ng tamang pangangasiwa ng pera ng bansa. At kung ang utang natin, 13.42 trillion, pag kinumpiyot ninyo, lahat tayo, yung nakaupo doon, nakatayo doon, nakatayo sa harap, pati yung batang pinapanganak sa oras na ito, alam niyo kung magkano utang? 121,000 pesos. Ito ay mga talumpating paulit-ulit ng sinasabi ng dalawang kandidato. Ang nagbabago ay ang katanungan ng mga Pilipinong kanilang nakakaharap. Sa Tarlac, nabigyang pansin ang hinaing ng senior citizens. Ngayon, meron po kami programa talaga dyan. Meron kami tinatawag na skills matching. Ang ibig sabihin po nun, kung ano ba ang kaya mong trabahuhin, dapat tanggapin ka sa trabaho. Ganun po sa amin. Kahit PWD, kahit senior ka o senior ka, kung meron ka pa kagayong skills, kung meron ka pa rin kakayahan na anong klaseng trabaho pwede mo pasukan, dapat pasukin yun. Sa Pangasinan naman, ang mga tanong ay tumalon mula sa presyo ng internet hanggang sa problema ng mga nagbebenta ng suka. Kakaiba mang mga paksa, may sagot sina Lacson at Soto sa bawat katanungan. Kung tayo nag-fully digitalize, nag-invest tayo ng 18 billion at pagkatapos sa internet, pagkatapos nag-digitalize tayo, sabihin natin mag-invest pa tayo another 20 billion. Imagine, isang taon lang kaya na natin bawiin yung matitipid ng ating gastos sa pamamagitan ng full digitalization. Kasi yan, dapat yan, irereklamo natin sa DTI. Dapat puntahan yan, inspeksyonin ng Department of Trade and Industry. Paawal yung ginagawa nila ngayon. Damang-dama ang suporta ng mga residente, pero mahina pa rin ang hatak ni Lacson at Soto sa mga opisyal sa mga probinsyang kanilang dinalaw. Sa Tarlac, kahit na nakipagkita kay Lacson at Soto, ang gobernador na si Susan Yap at ang alkalde ng Tarlac City na si Cristy Angeles ay parehong nag-iendoso sa frontrunner na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Pangasinan naman, nag-iisang alkalde na si Urdaneta Mayor Rami Paraino III ang humarap sa kanila. Ikalawang beses na nilang pumunta sa Pangasinan ngayong kampanya. Sa unang pagkakataon, sa Urdaneta rin sila nakipag-ugnayan. Ang makapangyarihang pamilya de Veneza ng Pangasinan, kinarga na ang kandidatura ni Vice President Lenny Robredo. Ang Tarlac ay may halos 900,000 na registered voters at ang Pangasinan ay isa naman sa mga probinsyang may pinakamataas na bilang ng mga botante. Kasama ang Dagupan City, tinatayang nasa lampas 2 milyon ang makakaboto ngayong Mayo 9 sa probinsya. 2 linggo na lamang, eleksyon na. Ni Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Soto III, itinataya ang kanilang pag-asa sa kanilang mga plataporma. Ang tanong na lamang, makakatapat ba ito sa pangako ng pag-angat ng buhay at pagkakaisa? Ramo Talabang Grappler, Pangasinan.